Kayo pa rin po ay nakatunghay sa DepED Hour. Live telecast po tayo ngayong gabi. Para po sa kalaman ng ating mga taga-subaybay, ang panel discussion segment ay binuo upang magsilbing daluyan ng mga pananaw sa mga usaping may kaugnayan sa kagawaran ng edukasyon. Dito rin po natin tinatampok ang mga mag-aaral, mga guro, mga kawaning ikinararangal ng ating sangay. Bago po natin ipakilala ang ating mga panauhin, Ma'am Jane, greet muna natin ang ating mga loved ones na nanonood. Si tatay, si nanay, who are watching, yung aking mga pamangkin, JMEJ and Harben, si Bochog na nanonood, and then belated Happy Father's Day sa lahat kay Sir Glenn and then sa father ko. Ma'am Jane? Ayan. Magandang gabi po sa aking biological family. Ayan. At sa aking mga iba pang kapamilya, sa aking mga kasamahan dyan sa San Isidro Integrated School, sa elementary, at sa 25 mga kasamahan ko na sa high school, sa panguna ng aming principal, si Ma'am Ida Pagerno, sa pangkalahatan pa rin patnubay ng aming PSDS, si Ma'am Arenas. At magandang gabi rin sa lahat ng mga kaguruan sa DepEd Cabanatuan, sa lahat ng mga kawani ng Division Office, sa lahat ng mga opisyales, at sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood. Ngayong gabi, magandang gabi po sa inyo lahat at welcome sa DepEd Hour. Yes. Ganun din sa Pagas Elementary School. Ayan, ang aming principal, si Ma'am Pinky May Ramos, ayan, sabi niya, batiin ko siya. Ayan, hello ma'am sa mga teachers and yung mga estudyante ko dyan sa Pagas. Magandang gabi po. Ayan, sir. Umpisahan natin ating talakayan, natapos sa ating pagbati ngayon. Bigyan naman natin ng chance yung ating mga panauhin para naman sa kanilang pagbati bago ang medyo mainit-init na talakayan. Ayan. Yes, very fresh, ma'am. Kamusahin natin si Ma'am Christelle Batalya from PJ Crisostomo Integrated School. And kamusta, Ma'am Christelle? Greet po tayo sa mga audience natin. Maraming salamat, Sir Noel. Christelle Batalya po ang inyong lingkod. Binabati ko po lahat ng nanunood sa DWJJ. Sa kasamahan ko po sa PG Crisostomo Integrated School, ang magnificent grade 6 teachers. Gayun din po ang binubuo ng 51 kasangguruan sa pamumuno po ng aming mapagmahal na punong guro, Ma'am Marjorie Sanchez Lasatin. Gayun din po ang ina ng Distrito 4, si Ma'am Gemma Crustan. Magandang gabi po. Salamat din po ang aking pinaabot kay Mayor Jay Vergara at kay Sir Glenn Agustin sa pag-imbita po sa amin sa programang ito. At syempre po, binabati ko po ang aking mga kasama sa bahay, nanonood po sila ngayon, kay Nanay Liwanag, kay Ate Amor, sa aking mga anak, kay Empay, Ellie, Ate Ning, Kuya Jericho, Kuya Jerome, at sa butihin kong kabiyak na walang sawa pong sumusuporta sa akin, sa lahat ng nakikinig at nanonood, magandang gabi po. Ayan, thank you ma'am, Christelle. Kasama rin po natin sa ating studio ngayon, ang isa sa mga head teachers ng Rato C. Pera Senior Memorial Science High School, si Ma'am Lady Ann Bayan. Good evening, ma'am. Magandang gabi po, ma'am. And sa lahat po ng mga nakikinig at nanonood ngayong gabi, magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po ang aking mga kasamahan, ang faculty and staff po ng Honorato C. Pera Senior Memorial Science High School. Siyempre, sa pangunguna ng aming butihing punong guro, Sir Alberto R. Santos. Binabati ko rin po siyempre ang aming PSDS, si Binibining Dolorcita M. Castillo. At siyempre po, ang aking pamilya na nanonood ngayon, nakikinig. Magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, thank you, ma'am. Kamusahin naman natin si Sir June Bernabe, ang master teacher ng Campino Elementary School. Good evening, sir. Magandang gabi po sa lahat po ng tigapakinig at tigapanood po ng DepEd Hour. So, binabati ko po ang amin pong district supervisor na si Ginang Marcelina Arenas at ang amin pong punong guro sa Campino Elementary School na si Ma'am Yuprosina E. Makaya at sa mga kasamaan ko po sa paaralan po ng Campino Elementary School. At sa mga magulang ko po na kasalukuyan pong nanonood sa bahay, so Mommy, Daddy, hello, andito uli ako. Tapos po, sa source po ng inspiration ko, si Ma'am Grace na tiga Sumakab-Este po. So magandang gabi po sa inyo pong lahat.
Ayan, magandang gabi rin sa iyo, sir. Kasama rin po natin ngayon, isa sa aking mga mabuting kaibigan. Ayan, no? May plus factor ka na, mama. Ayan, mula sa Eastern Cebu National High School, si ang head teacher or master teacher, si Mama Recris Cayaban. Yes, magandang gabi po sa ating lahat. So, unang-una po sa aking pamilya, sa aking butihing asawa, Sir SBO 3 Richard Cayaban, at sa aking pong dalawang anak, at higit sa lahat sa aking mapagsuportang magulang kay Mama at Papa. At sa pangalawa kong pamilya sa Eastern Cebu National High School, sa pamumuno ng aming butihing principal kay Ma'am Eloisa de Leon, magandang gabi po. At ganun din po sa bumubuo ng DepEd Cabanatuan sa pamumuno ni Ma'am Rason, magandang gabi. Ayan, magandang gabi din po, Ma'am. At first and foremost, syempre we would like to congratulate the four of you na kasama sa nagsipasa sa National Qualifying Examination for School Heads. Mm-hmm. Kaya nga sabi ko kanina, sir, no, mainit na talakayan kasi mainit-init pa eh, kapapasa lang talaga. Ayan, yes, naman. Ngayon, and syempre congratulations natin din sa iyo, mm-hmm, ma'am. Ayan. Ayan, thank you naman. The ladies sitting beside me, ayan, congratulations. Mm-hmm. One of the NCASH passers. Ayan. So, simulan natin ang talakayan, sir. Ano? Una, kumustahin muna natin ang pakiramdam ng ating mga NCASH passers. How's the feeling po na tayo po ay nakapasa sa katatapos lamang na examination for school heads? Ma'am Christelle? Siyempre po, nung una kong malaman, masaya po ako dahil nakapasa po ako. Hindi naman po biro yung paghahanda din po namin nung bago kami mag-exam. First time po ba, Ma'am Christelle, na mag-exam? Yes po, first time ko pong mag-exam. Hindi ko po talaga inaasahan na makakapasa po agad ako. Ayun. Si Ma'am Lady Anne Bayan, kamusta naman yung feeling nung finally nung nirelease ang result and nandoon ang pangalan mo, Ma'am Lady Anne? Sobrang overwhelming ng feeling, sir. As in, umiiyak ako. Yakap-yakap po ang aking mama. Kasi overflowing yung tuwa, pasasalamat. Kasi hindi mo yun na-expect na kasama ka dun sa list ng principal passers. So talagang nakakaiyak. Tsaka yun nga, nakaka-overwhelm po talaga. Ayan. Parang medyo teary-eyed pa siya, Ma'am Gina. No? Tanungin natin si Sir June. Naiyak din ba si Sir June nung kanyang malaman na siya ay nakapasa ng NCASH? Yes, ma'am. Naiyak din ako. Actually po, nasa mall po ako noon. So, that day po, nakatutok po ako doon sa DepEd BHROD na doon po ilalabas yung unang, doon po ilalabas yung result. Kasi po, naka-down po yung system ng DepEd. So, nung nabasa ko po yun, all throughout the day po, naka-monitor na po talaga ako. So, tinawagan ko po si Ma'am Gray. Sabi ko, samahan mo ako. Baka ako pag hindi ko nakita yung pangalan ko, hindi ko alam yung gagawin ko. So, yun po, magkasama po kami ni Ma'am Grace nung nakita ko yung result. So, naiyak po ako. Tapos, una ko po tinawagan yung parents ko kasi sila po yung una, kada uwi ko po, anak, lumabas na ba yung result? Sabi ko, wala pa po. So, nung nalaman ko po, sila po yung una kong tinawagan, tapos yung mga co-teachers ko po. Mabuti, sir, alam mo agad na nung araw na yan, lalabas yung resulta na exam? Yes, ma'am. Oo. Nandun po sa ano siya, sa Facebook ng DepEd BHOD. Medyo hindi ako nakapag-check na, hindi ko tuloy napaghandaan. Yung feeling, ayan, ma'am. Ayun. Yung, si Ma'am Marie Chris kaya, ano kaya ang naging pakiramdam niya nun? Hindi ko po maipaliwanag talaga. Sa totoo lang po, may tumawag lang po sa aking kumari. Ito, si Ma'am Bayan, na sabi po, Mars, nakapasa ka. Hindi po ako makapaniwala. Dahil sa totoo po, hindi po ito yung first time ko na nag-take ng exam. Pangatlong beses. Kaya, nung nakapasa po ako, sabi ko, ito po yung time. Talagang ibibigay niyo po para sa akin. So, talagang happy po. Ayan. Oh, kanina natutuwa naman ako. Sana sir kung nalaman natin agad na i-record natin yung ating reaction, ano? Siguro pagka ang tagal-tagal na medyo maalala natin na minsan napakasarap ng pakiramdam, 'di ba? No, tayo ay nakapasa sa pagsusulit na ito. Kanina nabanggit ni Ma'am na sa kabila ng mga paghahanda, ano Ma'am? Anong mga paghahanda po ang sinagawa ninyo para sa exam na ito po? Nung una po, ma-share ko lang po kasi.
Share ko lang po. Sa totoo lang po, hindi ko naman po balak talaga na mag-exam. Nag-umpisa po ito noong binigyan ako ng laptop ng aking biyanan. At nang inabot po niya ito sa akin, ang sabi niya, ito ay para sa manugang kong magpi-principal. At nung i-share ko ito sa aming punong guro, kay Ma'am Marjorie Lazatin, simula po noon ay tinutukan na po niya ako. Tuwing meron po siyang mga gawain sa opisina, isinasama po niya ako sa decision making. So, lagi po niya akong kinukonsulta. Tinetest po niya ako kung anong desisyon ibibigay ko dun sa mga sitwasyon na nagaganap sa eskwelahan. At sinabi po niya na ganoon daw po ang mga katanungang makikita ko sa principal's test. And siya rin po ang nagbigay sa akin ng reviewer, ng encouragement. Siya nag-push hanggang sa siya din yung nag-review sa aming tatlo po kasi kaming nag-exam doon sa aming eskwelahan. At yun po, talaga pong pinilit niya po kami na mag-exam. Ayan, na-motivate ka talaga ma'am ni Ma'am Marjorie Dazatina. Ayan. Si Ma'am Lady Anne Baya naman, ano yung, kamusta yung paghahanda na ginawa po ninyo? Siguro sir, one thing that I am thankful for talaga is isa na kasi akong head teacher. So kahit papaano, kasama ka na talaga ni principal sa mga decision making. And grateful din ako na yung principal ko, si Sir Albert Santos, talagang ini-involve niya ako dun sa mga kinakailangang sa eskwelahan. Tapos maraming mga pagkakataon na talagang binibigyan niya ako ng pagkakataon na, sige ma'am, let's say ikaw ang OIC, kung merong sakaling may ma-encounter, may challenging part nung araw na yon, hinahayaan niya kaming mag-desisyon. And then later on, ire-report na lang namin sa kanya. Tapos maririnig mo naman sa kanya na talagang kung ano man yung naging desisyon mo dun sa bagay na yon, eh talagang ina-affirm din naman niya. Tapos one more thing, yung laging paalala lang sa akin ni Sir Albert na sabi niya, huwag kang mga bisado, basta magbasa ka lang. Sa isang araw, take some time to read, sabi niya. Basa at basa lang. Na yun din po yung isa kong dala-dala. And isa pa pong nagpapasalamat talaga ako. Meron pong babasahin na binigay sa akin si Ma'am Mirasol Adriano. Nung malaman po niya na ako ay nag-apply na kukuha ng exam, meron po siya sa aking babasahing ipinaabot pa po niya kay husband. So yun po yung aking mga binabasa-basa. So sabi nga po, bawal daw mga bisado. Basta basa lang. Tapos meron din pong site na actually sa Facebook, yung NCASH review site, na nagpo-post po sila doon ng mga different questions na yun nga, kapag hawak ko lang yung cellphone ko, wala yung mga reading materials mo, ibinobrowse ko lang, sir, yung mga questions doon. And good thing, andun yung problem, andun yung question, susubukan mong sagutin, and then at the end of that, andun yung explanation doon sa sagot. So, yun nga lang po. Kaya, yun din po yung isang nakatulong din na doon sa paghahanda. Kasi before, sir, actually, nung aming exam, sabi ko nga, medyo kinakabahan nga, sir, ako. Kasi, ano po, galing ako sa sunod-sunod na training. Actually, yung week before nung exam, kung Sunday yon, nasa Bataan ako for a training din. Na supposed to be magli-leave nga po ako. Pero very thankful po, sabi nga, babasa ka lang. Yun po. At pinagkalob talaga sa iyo, Mama, no? Mm-hmm. And Sir June naman. Mm-hmm. Kasi si Sir June ay master teacher. Si Ma'am ay head teacher. May tanong ako, sir, it is more an advantage po ba? It is advantageous po ba na head teacher para makapasa sa principal, sa principal's test kaysa sa pagiging master teacher? Ayan. Palagi ko po mayroon silang edge kasi kasama sila. Principal po sa decision making sa school. Unlike po, ma'am, sa ating master teacher, sa more on instruction lang po tayo. Pero, siguro po, ini-ready na rin po ako ng madam ko kasi once na may mga problems po sa school, kaharap po kami nila Sir Alan, tapos tinatanong po niya kami ano po yung magiging decision mo sa ganito. So medyo na experience na rin po namin yung pagiging mag-decide sa isang problem po o challenge po sa school. Ma'am Jane, napakalaking factor talaga pala ng support ng school head.
Yun yung narinig natin sa tatlong bisita natin. So, kamusahin natin si Ma'am, si Ma'am Mary Chris Cayaban. Paano niyo po pinaghandaan? Actually po, yung paghahanda, parang sa totoo lang po yung pagre-review. Hindi ko na masasabing nag-review po talaga ako ng sagad sa agaran. Dahil bilang MT po, alam po natin yung loaded ang MT. Ang tutok po namin yung pagtuturo. Then bilang isang nanay din po, ano, syempre po, pagdating sa bahay, ang focusin natin yung mga bata. Pero ganun pa man po, nagbigay rin ako ng oras ng pagre-review. Dahil sa supportive naming principal, then lahat po ng pwedeng ibigay na reviewer. Then may mga kaibigan din po tayong pupunta ng school, may magpapadala ng CD. Ma'am, pwede yung pangdagdag na reviewer, yung mga ganun po. At the same time po, yung immersion na sinagawa para sa amin. May time na binibigyan kami ng aming principal na pagkakataon para mag-act as principal. Yun po. Ayan, nakakatawa naman yung mga experiences at saka yung mga sinishare nila, ma'am. Mm-hmm. Medyo kasi hindi ako makapag-comment yung sa support, ano. Talaga naman yung aking dating yung principal, si Ma'am Makaya, si Ma'am Aida, talagang nagbigay din sa akin ng ano, ng reviewer. Kaya lang kasi medyo hindi ako mahilig magbasa. Yung ano, pero sabi ko nga more on, 'di ba? More on decision making kasi yung ating ano, no? Yung ano. Pero ganun pa man, marami rin akong mga natandaan sa mga sinabi din ni Ma'am Makaya nung time na yon. And kasi nung time na nag-exam ako, nagkwento na ako, ano, nung time nag-exam ako, si Ma'am Makaya pa yung ano namin noon, yung principal. Then sinuportahan talaga ako. And then ngayon, nakapasa na ako, andyan pa rin si Ma'am Aida naman. Siya naman ngayon yung nagpaparamdam sa akin ng immersion na tinatawag niyan. Kaya maganda rin talaga na talaga ang mga school heads ay nakasuporta sa atin. Yan. Tama, ma'am. Sino po yung naging inspiration nyo aside from yung mga nabanggit kanina? Si Ma'am Christelle kanina sabi niya yung kanyang biyanan, di ba parang may sign na, di ba, na binigyan ka ng laptop ng iyong biyanan para sa magiging principal kong manugang. So, mag-share ka po ng iba pang inspiration sa amin. Ang pagtuturo po kasi, ang buhay natin, tayo ay nasa, sabi nga, narinig ko na to ilang beses, Department of Change, minsan tinatawag nilang ganun. Hindi tayo pwedeng magstay lang. Halimbawa, tayo isang guro ngayon, forever tayong guro. Pwede tayong mag-try pa ng iba. So, eto, dumating sa akin, nag-exam ako, nakapasa ako, maaaring ito ay isang pinto na nagbukas sa akin na ipakita ko pa kung ano talaga yung kakayahan ko, hindi lang bilang isang guro, kundi maging isang leader din. Ayan. Si Ma'am Bayan, ano po yung sa palagay ay qualities na dapat taglayin? Tatlong qualities na dapat taglayin ng isang school head. Three qualities po ng pagiging school head. Naniniwala po ako na number one, being a head or being a leader, kailangan din, number one kang member ka din. So, ibig sabihin, you just don't lead the group, but you belong to the group. So, you work out with your subordinates. Ganun po siya. So, another one po siguro, number two is talagang yung pagiging responsable din. Kasi, basically, kapag ikaw ay responsable yung school head, definitely makikita din naman yan ng mga teachers mo, and they will look up to you. So maging responsable kang school head. And pangatlo siguro, never na ialis natin yung pagiging kind-hearted na school head. Kasi syempre alam naman natin, parang kung ikaw ay teacher, meron kang unique students. Pag ikaw naman ay school head, meron kang unique teachers din. So, everyone naman is may pinagdadaanan rin sa buhay. So, before sila pumasok sa eskwelahan, meron din yung iba't ibang sitwasyon sa kani-kanilang pamilya. So, siguro wag natin iaalis yung pagiging kind-hearted natin sa ating mga kasamahang guro. So, yun po. And thank you, ma'am. Ayan, sa inyo pong apat, 23 ang pumasa out of 76. So, meron lang po tayong limited slots for the position.
So, Sir June, is there any suggestion kung paano po ma-accommodate po kayong lahat? Actually po, isa din po yun sa pinoproblema ko ngayon. Kasi 23 po kami pumasa and alam ko lang po ay meron lamang tatlong slot. Yes, sir. So, ang iniisip ko ngayon ay paano ba ako masasama sa tatlo? Siyempre, yun yung thinking mo, aside from one step ahead ka na dun sa ibang na magte-take pa lang. So, pero ano pa rin, positive pa rin ako na kung hindi ko man makuha yung first three slots for the principal's position, siguro naman meron pang next na 20 para sa amin. So, yun po siguro. Talagang napakagaling mag-research ni sir. Na-research na, may tatlong bakante lang, yes, ba sir? Parang yes po. According din sa narinig ko ma'am, at tatlo lang po yung available. So, sir, meron sa palagay mo, anong plus factor mo para mag-iisa ka dun sa tatlo na yun? Siguro po, nakita naman po ng buong division kung gaano po ako ka-dedicated and committed sa trabaho ko. Mula po nung nag-umpisa po ako sa DepEd hanggang sa kasalukuyan, na ma-attest naman po ito ng mga principal ko at mga naging bosses ko na basta po trabaho. Basta binigyan po ako ng trabaho, hindi po ako humihindi sa kanila. At binibigay ko po lahat ng best ko para makapag-serve po sa DepEd Cabanatuan. Siguro po yun po yung magiging edge ko po sa kanila. Yun at yan ba sir ang isa sa mga palagay mo ay qualities? Sa tatlong qualities na dapat taglay ng principal? At ano pa yung dalawa sir? Yung isa pa po ay dapat lagi tayong may puso sa lahat ng bagay. Hindi lang kailangan na ikaw ay matalino, kundi dahil dapat lagi mo rin i-consider yung feelings at saka dapat mo ding ibigay yung heart mo dun sa ibang tao. Kasi minsan sa pagdidesisyon, hindi lang naman tayo laging nakabase sa DepEd order, DepEd memo. Alam naman natin na yun talaga yung basis, pero minsan dapat i-consider din natin yung heart natin. And then the last one siguro pong quality na dapat taglayin ng isang school head ay being considerate. Ano, hindi naman, alam naman po natin na lahat ng tao meron po silang pinagdadaanan sa araw-araw. So, alamin po muna natin bago tayo magbigay ng reaction, magbigay ng conclusion. Alamin muna natin ano ba yung pinagdadaanan ng guro ko sa araw na ito. Bakit ganito yung pinakita niya? Ayan. So, siguro po para maging smooth din po yung relationship, magkaroon ng magandang pamamalakad dun sa eskwelahan, dapat po yung mga bagay na yun dapat i-consider po natin. Naka-experience ka ba sir na school head na hindi considerate? I'm very thankful po na mula po na first year of teaching ko si Ma'am Raquel Wong. Kabisado ko po. Sumunod po ay si Ma'am Saulo, sumunod po si Ma'am Kayaga, sumunod po si Ma'am Melody, sumunod po si Ma'am Makaya. Lahat po sila very considerate at lahat po sila ay may na iambag po sa kung ano man po ako ngayon. So, good lahat po. For you, sir. Yes. Mabuti pa si sir. Ay, ganun din ba si Ma'am ano, si Ma'am Kayaban? Ano sa palagay mo yung dapat taglayan ng isang school head? Para po sa pananaw ko, no, gaya po ng mga sagot nila, kailangan po yung isang school head may puso. So, gusto ko po kasi maramdaman, kung sakaling po bigyan ako ng pagkakataon na maging isang school head, gusto ko mararamdaman ng mga teachers ko, kasama ko sa paaralan, na isa kaming pamilya, nang sa ganun po maganda pasunuran namin. So, at magkaroon po ng pagkakaisa. Then, ang pangalawa po, ang para sa akin, ang dapat ang isang school head din ay may dedikasyon sa trabaho. Kung paano simula mo na kung gaano ka gusto mapasok bilang isang school head, hanggang sa huli, dapat nandun din. At ang pangatlo para sa akin po ay yung pagiging tapat at mabuting school head. Yun po. Ayan, thank you. Tanong din natin yan kay Ma'am Cristel Batalia. So, ano yung tatlong qualities na taglay dapat na isang school head? Ayan. Unang-una, dapat magpatuloy ka na sa iyong pag-aaral, no? Search and share. Marunong kang mag-share kung ano man yung meron kang skill. Okay? Pangalawa po, deeper pa dun sa search and share is yung experience and explore. Kailangan i-immerse mo yung sarili mo, danasin mo kung ano talaga yung nandun sa sitwasyon para alam mo, mas madali kang mag-decide kung ano ba yung dapat mong gawin.
And of course, yung pagiging mababang loob. Kung nagkamali ka, hindi po masamang mag-apologize. Ngayon, kung talagang wala ka nang magagawa, you have to accept. And then, naging apat na po, ano po, yung pang naging apat na is love pa rin and learn from your mistakes. Actually po, kung napansin niyo po, apat na letters po yon: S, search and share; E, explore and experience; A, accept and apologize; then L, love and learn from your mistakes. So, seal po. Kaya po, pag meron po tayong seal, so, ano po tayo? Tawag dito, certified na po na DepEd server po tayo. Ganun. Salamat po. Ma'am Crystal, kailan mo naisip na gusto mong mag-exam ng principals, ma'am? Actually nga po, minotivate lang po ako ng punong guru namin, si Ma'am Marjorie Lasatin po. So, dun po nag-start talaga. This year? Ganun, ma'am? This year lang po. Last year po, August 2017 po. After nyo po makapag 5 years kayo ng teacher training? Yes, or po. Just right after po, nang naging teacher training na kayo? Or ano pa? Last year pa kayo naging teacher 3? Hindi po. 5 years na po. Sakto lang pong 5 years. Hindi, saktong 5 years. Kasi, karaniwan kasi sa ating mga passers ay kung hindi master teacher, mga head teachers, ganun po. Ano po yung bilang teacher 3, isa kayo sa mga teacher 3 na nakapasa dun sa principal's exam. Ano po yung mayroon sa inyo, sa palagay ninyo? Paano nyo napagtagumpayan ang principal's exam? Actually, hindi ko nga rin po alam, ano po, blessing po talaga siguro sa akin. Nung ibinalita nga po sa akin ito ni Ma'am G, siya po yung tumawag sa akin. Masaya po talaga ako. Kaya lang po, ang pumasok po sa isip ko, sa puso ko, na natakot din po ako kasi kasabay nito responsibility. Parang sabi ko, Ma'am, kailangan ko po ng marami pang training. Tulungan niyo po ako. Kasi hindi po ako ganun kahusay dito sa pagiging leader. Yun po ang sinabi ko talaga. So, ganun po. Kaya ngayon po, ang ginagawa ko, estudyante po ako ngayon uli. Nag-enroll po uli ako. And then, kung dati po nagbabasa ako, dagdag pa po uli ng binabasa. At mas madalas po ako ngayon na nagtitrain sa office. You know, ayan, po. Babalikan namin kayo mamamaya kasi tatanong ko sa inyo, ngayon, nakahanda na ba kayo ngayon? Sasagutin po natin yan sa pagbabalik ng DepEd Hour.